Yung sunscreen talaga, hindi ko pa siya nagagamit. Pero, hindi ko nagustuhan yung packaging ng sunscreen. Kasi, wala talaga. As in, binubuksan ko ganyan siya. Ay, ganyan yung sunscreen niya. Which is, hindi ko masyadong ginagamit kasi hindi ganun daw kinita ko. Kasi nga daw, pinromote ko daw. Hey guys, my name is Carlotta Michaella and welcome to my vlog. And kung bago ka pa lang sa akin channel, make sure to subscribe and hit the notification button bell down below para updated ka na sa mga susunod kong video. So yun na nga no, before anything else, I would like to promote my business. Ayun nga po yung sinusot ko ngayon, yung isa sa aming product, minimalist collection. Ayan siya, flower siya, ayan. And ililink ko na lang sa baba yung Facebook page and as well as i-ano ko dyan sa baba, ayan, dyan, yung Instagram namin and Facebook page. And sana guys, i-like nyo and support. So, yun nga, no, bago nga pala ang lahat, feeling ko kasi, 2 weeks ko na pala nagagamit yung new glow babe and parang may utang ako sa inyo kasi since nag-promise nga ako, i-update ko sa inyo kung anong mangyayari sa akin after 2 weeks or ano siya after 2 weeks or kung okay ba siya sa akin siya after 2 weeks. So yun na no, before ko sabihin yung mga naging epekto sa akin ng product, i-discuss ko muna yung ito pa rin yung box niya. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko talaga itatapon yung packaging niya kasi sobrang ganda talaga. So yung pinakaloob niya is tinanggal ko na. Bali itong box na talaga yung pinapakinabangan ko and wala akong kahit ano sa aking mukha. Kakatapos ko lang maglagay ng toner. Ayan siya. Ito yung toner. Tapos ito yung serum. And sa toner, medyo nakangalahati na po tayo after ng 2 weeks kong paggamit. And then sa serum naman din, so, super tinitipid ko talaga to. Ganyan. Ayan. Ganyan na lang siya. Kalahati na lang din siya. And yung sabon, sobrang puno pa. As in, ganito siya guys. Ayan o. Hinati-hati ko siya. Ayan. Tapos, dalawang hati pa lang yung nagagamit ko dito, which is very, very good. So, maraming tatanong kung paano ko siya gamitin. So, paano ko nga ba siya ginagamit? Since nabago yung transition ng tulog ko, wala akong umaga. Yung gabi ko nagiging umaga, yung umaga ko nagiging gabi. Ang ginagawa ko na lang is, bago talaga matulog, kahit sobrang sakit na, hindi man totally masakit, pero alam mo yung bagsak na bagsak yung mata mo. As in, naglalagay talaga ako sa kanya. Nagsasabon ako ng bugas ako ng mukha, and then toner, tapos serum bago ako matulog. Tapos pagising ko naman, minsan mga hapon na ako gumigising, mga ganun, mga alas 3 ng hapon, mga alas 2, nagsasabon na lang ko, and toner, yun lang. Yung sunscreen niya, halos wala pa itong bahawas, kasi hindi naman nga pwede lumabas. Minsan ko lang siya nagagamit. Siguro pagkakatanda ako, 2 beses ko lang itong ginamit. So, yun pa lang, so far, yung hindi na ako masyado nag-sunscreen. Ang super gamit na gamitan dito is yung toner and yung serum. So, kung may mga natatanong naman na malagkit ba yung serum, guys, hindi siya malagkit. Yung serum talagang okay na okay talaga siya. Hindi, wala akong naramdamang lagkit sa kanya. And, in fact, yung texture niya, pagkatapos mo, yung minsan yung texture niya, alam mo yung pagkatapos mo, maghilamos ng sabon, as in, sobrang ano talaga. Hindi siya malambot, pero alam mo yun, parang basta wala talaga siyang lagkit, ganun. Kaya mo pa siyang patungan mga foundation, mga ganun. Kung makeup, kaya mo pa siyang patungan. Kasi may ibang minsan serum na hindi mo talaga mapapatungan. Kasi nga, sobrang lagkit. And then, yung sabon niya, sobrang hindi talaga madaling matunaw. Nung una nga, nung sabi ko nga dun sa first video ko, sabi ko, bakit ganito? Bakit ano? Parang walang effect. Sobrang mild lang ng sabon niya. As in yung parang pag ginamit mo, magdududa ka talaga kung effective. Ewan ko, pero psychological na rin siguro. Kasi para sa akin, but orange yung sabon, feeling ko mas effective. Pero since pink na to, feeling ko pakit lang. Mga ganun. Pero guys, sobrang ganda talaga. Pagkatapos mo maghilamos sa kanya, magiging, hindi ko alam, pero pag ginaganong-ganon ko siya, ginaganong-ganon siya lagi, pink yung bula niya. Hindi naman pagkali pink na pink talaga yung bula, pero parang pink talaga, may pagka-pink talaga yung bula niya. And then pagkatapos yung maghilamos, parang medyo pinkish yung glow ng mukha mo, parang ganun. Ganun yung nagustuhan ko sa kanya, lalo na pag sinabayan mo ng toner, since yung toner niya is pink, medyo namumula-mula yung mukha mo, so medyo mistisa ka, medyo ganun. So, yun na nga, tapos, sinurge ko yung mga ingredients na rin pala. Kasi sabi ko, bakit ganito yung ano, I mean, ano yung ingredients nito, bakit parang ang ganda ng effect niya sa mukha ko. So, dito muna, pinag-focus ko lang talaga is yung sabon. Kasi sobrang nag-fierce talaga ako yung sabon niya. Kasi nga, parang walang, alam mo yung sobrang mild, parang wala talagang effect. Pero, yun nga, sinurge ko yung mga ingredients niya isa-isa. And super na-amaze ako kasi bawat ingredient pala, as in, ang ganda ng components niya. So, for this one, yung sa soap nga, coconut oil, may coconut oil siya. Ano ko doon, ang nabasa ko doon, it moisturizes skin and nakakapag-prevent siya ng mga acne. Then, actually may ano ako dito, may kodigo ako dito. Pero guys, sinurge ko talaga to, kahit isearch nyo sa Google, kahit na isearch nyo sa mga kung saan-saan, ganun talaga yung effect niya. Kaya, sobrang na-amaze ako sa product na to. Tapos,
Ito, ito, meron dito yung kojic palmitate. Kasi na-curious ako, sabi ko, di ba usually, ang nakalakihan natin is kojic acid talaga. So sabi ko, sinerge ko rin doon, difference of kojic acid to kojic palmitate. So ang sabi naman doon, mas effective daw si kojic palmitate kaysa kay kojic acid. Kasi si kojic acid daw, oo, parang nandyan agad yung kulay niya. Yung parang, ang tawag doon, instant yung kulay niya, pero parang mabilis ka rin mangingitim. Pero daw kapag dating naman kay kojic palmitate, mas tumatagal yung melanin. Basta ganun, hindi mo ako skincare expert guys, pero yun yan, natutuwa lang magbasa ng mga ganun, mga ingredients ganun. Pero yun nga, yung kay kojic palmitate, parang mas tumatagal yung pigment niya. Ganun siya, ganun yung pinagkaiba nilang dalawa. Tapos, actually si kojic acid, component siya ni kojic palmitate. Kaya mas effective daw si kojic palmitate compared kay kojic acid. And then, yung pinaka-main ingredient talaga, kaya feeling ko bakit siya pink. Kasi lahat na nakikita kong alpha arbutin is color pink talaga. So, dito naman, nakita ko naman, dito sa kodigo ko. Pero yun nga, nakita ko siya is, siya yung pinaka-most advanced natural ingredient pagdating sa mga skincare. So, ni-even out yung mga skin tone, mga aging ganun, signs of aging talaga nilalaban niya. Kaya siguro, ganun na talaga siguro yung effect ng sabon sa akin. Yung parang may banat factor. And also, parang medyo ang lakas niya talaga makaglow. Katulad ngayon, kakatapos ko lang maghilamos, pero natutuwa talaga ako ng, wait lang. Ayun, natutuwa ako sa tama ng, yung tama ko sa camera. Kasi parang, alam mo yun, yung, ayun o, sobrang ano, nakakapanibago ngayon. Kaya feel na feel ko talaga mag-vlog lately kasi sobrang ganda ng skin ko. And then, yun nga, nag-post din ako sa picture ng mga previous picture ko dati before ng quarantine. And nakita ko talaga guys, sobrang laki ng pinagbago. Siguro din kasi sa mga skincare ko ngayong quarantine, kaya ganun. Pero especially, sobrang laki din talaga ng improve mula nung kay New Glow Babe. Ganun. Tapos, yun nga, nag-session ako dito sa toner, yung rose water. Kasi nga, lighto siya nakikita sa lahat ng mga skincare ngayon. Lagi siyang ingredient. So, ang ano naman ito, kung di ako nagkakamali, is nakikita ko siya naman yung sa pH balance ng skin natin. Tapos, help reduce the redness of the skin, mga ganun, and control excess oil. And another thing pala guys, simula nung ginamit ko to, talagang nakita ko naman, panhin ko naman, talagang hindi na ako ganun ka-oily. And kung oily man, healthy na siya tingnan. Ganun yung mga napansin ko sa product niya. Kasi ito nga dun sa na-experience ko while using this product. And by the way guys, bago ako magsimula, disclaimer lang, kasi we have different kind of skin, skin condition. Kasi baka may mag-comment ulit na bakit sa kanila, ganyan, bakit ganito, ganyan. Lalo na ako guys, sobrang lagi akong puyat, sobrang iba yung transition ng tulog ko. As in, more on matigaw, more on ano talaga ako. Basta sobrang, ang pangit talaga ng lifestyle ko ngayon, kung tutuusin, kahit sa pagkain ko, ganyan, lalo na sa skincare, ganun. So, disclaimer lang, hindi ko sinasabing pag naging ganito yung effect sa akin, is magiging ganito rin yung effect sa'yo. So, yun nga, no, actually, the reason why, bakit napatagal yung pag-review ko itong product na to, kasi, nag-aantay ako ng super purge. Pero, nag-aantay talaga ako ng breakout na malala sa akin, pero, wala naman guys, kasi i-flash ko yung video ko dyan, nagkaroon ako ng tigyawat dito. Siguro nung mga 1 week lang yan. Tapos, ayun na lang yung pinaka naging tigyawat na tumubo sa akin nung ginagamit ko, yung si U-Glow Babe. Pero ngayon, tingnan nyo naman, marks na lang siya. Ayan, and mostly, mga tumutubo sa akin tigyawat dito is hormonal, since nasa jonga daw. Ganun daw yun eh, ewan ko, correct me if I'm wrong na lang, pero pag usually sa baba daw yung tigyawat mo, hormonal pimples daw yun. Another thing din pala sa kanya is, wala siyang habde, wala akong naramdamang peeling, hindi siya rejuvenating set, kasi misconception ng iba is rejuvenating set daw to si U-Glow Babe. Well, hindi po siya rejuvenating set. As in, wala akong naramdaman na hapde, walang peel, walang redness. Siguro makikita mo lang yung impact niya. Kasi everyday pag naghihilamos ka, pag ginagamit mo siya, spiritually by, alam mo yun, yung talaga masipag ka talaga mo skincare. Talaga makikita mo day by day na nag-glow yung mukha mo. Ayun yung napapansin ko sa kanya. Kaya siguro parang medyo na-achieve ko rin yung mga glowy ganyan-ganyan. And kung alam niyo naman, dito sa channel ko, sinasabi ko naman yan sa inyo, is hindi talaga ako nai-stick sa isang skincare. Lagi akong paiba-iba. Pero guys, ito ngayon, parang gusto ko muna sa kanya mag-stick kahit 3 months muna. Since 2 weeks ko pa lang siya nagagamit, tapos ganito na, what more, pag tuloy-tuloy ko pa siya, diba? Parang na-excite ako kung anong mangyayari, ganun. And then sa toner niya, as in, walang sting effect.
wala talagang sting effect siya. Pag sobrang madiinan talaga ako maglagay ng toner. Kasi ewan ko, natutuwa lang ako pag madiin kasi parang nababatak yung mukha ko. Wala siyang sting effect. Wala siyang, di ba usually kaya sa mga rejuvenating set, kaya sobrang may mga peeling portion, ganyan-ganyan kasi dahil sa toner. Pero ito guys, super mild lang niya. At the same time, sobra siya maghakot ng dirt. As in yung pasulok-sulukan ng ano mo, ng leeg mo, ng batok mo, syempre dyan kapawisin. Tapos sa mga mukha mo, as in talagang makukuha niya talaga. Ganon. And then pagdating naman sa serum, ay super 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 love their serum talaga. Kasi sobrang hindi talaga siya malagkit. Ulit na ako sinasabi ko to. Mula nung first video, second video, as in guys, wala akong nararamdamang lagkit sa kanya. Kaya super super tinitipid ko talaga siya. Ginagamit ko lang siya bago ako matulog. Ganon lang talaga. Pero pag mga ganito, katulad ngayon, nag-film ako and guess what, papasok na ako. Mag-iin na ako sa work. Although work from home lang din naman. Pero hindi na ako nag-serum pag ano, syempre sayang. And then, yung sunscreen talaga, hindi ko pa siya nagagamit. Pero one time nagamit ko siya and may parang... And by the way nga pala guys, hindi ko alam kung akin lang. Pero hindi ko nagustuhan yung packaging ng sunscreen kasi wala talaga akong makuha. Ayan. Wala talaga. As in, binubuksan ko pa siya pag ganun and sobrang hassle noon. Pero okay lang din naman kasi nasa bahay lang naman, mag-iarte ka pa ba. Nanghinayin lang ako kasi sobrang dami pang product pero hindi ko siya makuha. Kailangan ko pa siyang ganunin and medyo messy. Pero okay lang din naman, hindi ako mag-iarte ng ganun. And pagdating naman sa sunscreen niya, as in, wala din siyang lagkit so far. Wala siyang lagkit and I can stand alone with sunscreen lang. Hindi, parang kasi minsan syempre on a regular basis naman, pag pupunta kang work, nag-sunscreen ako tapos may patong pa yun minsan ng mga BB cream, mga ganon. Pero this one, parang kaya ko na siyang suotin ng kahit ito lang talaga. As in, wala siyang lagkit pagkatapos, para siyang powder finish. Hindi ko masabi kung powder finish kasi hindi siya ganun kamat tignan sa mukha mo. At the same time, may glow siyang na ibibigay. Yan, katulad yan. Wala pa sigurong 3 seconds simula nang nilagay ko siya dito, diba? Pero guys, natuyo na siya agad. Ganun siya. Ay, ganun yung sunscreen niya. Which is, hindi ko masyadong ginagamit kasi hindi naman ako lumalabas. And ayoko naman magsayang. And aminin naman natin lahat ng medyo minsan sa part talaga ng skincare, nakakatamad talaga yung cream. Kasi minsan malagkit, minsan nakakairita sa sobrang init. So yun na nga guys. And I hope nakatulong yung review ko sa pagbili ng product. And yeah, super nagustuhan ko talaga to. As in, yung Glow Babe. As in, wala talaga akong masabing masama sa kanya. Masama. Pero yun nga, wala talaga akong masabi na negative sa kanya. Siguro yun lang, yung nasabi ko, yung sa sunscreen niya, yung lalagyan, since hindi ko nga madakot lahat. Pero siguro naman, hindi lahat ng ganito is, hindi lahat ng ganito yung packaging. Yun lang, wala talaga akong masabi sa kanya. As in, tuwang-tuwa talaga ako. And I'm super happy to share my skincare journey with you with this one. And by the way guys, nga pala, hindi po siya sponsored. Wala, hindi po siya sponsored. Like, binili ko to with my own packet. Kasi marami nagtatanong iba kung magkano daw kinita ko kasi nga daw pinromote ko daw. Tapos sabi ko, oh my god, sana bigyan. Char. Pero hindi talaga siya sponsored. As in, wala talaga akong, wala akong makuha dito. As in, gusto ko lang din i-share sa inyo yung mga, yun nga, yun mo talaga yung content ng channel ko. Yung mga skincare review, ganyan. And sana kung nag-hesitate kang bilhin yung product na ito, sana natulungan na naman kita. And very ideal to sa mga ayaw ng rejuvenating set. Kasi ako, okay lang sa akin yung rejuvenating set. Pero rejuvenating set is not ideal as a skincare because dapat doon, 30 days lang talaga yung mga rejuvenating set. Ganun lang talaga siya. So yun nga guys, hanggang dito na lang po ang aking video. And super haba na. I mean, sorry pero... Sana na-appreciate nyo ang pag-search ko. Kahit i-search nyo lahat sa Google yung ingredients nyan. I swear, lahat ng ingredients nyan is super ganda ng effect sa skin. So, that's it guys. Thank you so much for watching. And kung hanggang ngayon dito pa rin, thank you so much. And subscribe na. And see you on my next video. Bye!